Napansin ko kasing sa company natin, best sales din ng mga makeups. Pero hindi natin yung napagtutunan ng pansin. Palagi naubos ang stock dahil galing din naman siya ng ibang bansa. Why don't we try to do it in our country? Dahil ang mga makeup na gawa rin naman ng kumpanyang ito, nagawa rin naman ng branch sa ibang bansa, mabenta. Bakit din lang natin sumukhang gumawa rin dito? And I want to suggest din naman ang gumawa ng cushion. Yun ang mabenta ngayon sa mga kababaihan. At dahil nasa modernong panahon na tayo kung saan pwede na tayo mag-online business, let's make our own website kung saan doon lang maaaring bumili ang mga taong bumibili online. Iba pa ang mga bawat peso natin sa mga malls. Magbigay din tayo ng mga discount sa mga loyal customers natin. What do you think? Simple niyang sana, tila ba hindi niya pinag-isipan na ilang araw tungkol sa plano niyang ito. Palihim niyang tinignan si Javier. Baka sa mukha nitong pagiging problemado. Sumili naman na isang isa sa kanyang labi. Di niya akalaing mabilis niya makakalimutan ang nangyari sa Palawan dahil mas angat pa rin sa nararamdaman niya ang galit sa mga mandragon. Well, you're right anyway. Napapansin ko nga rin tungkol sa bagay na yan, pero like what you said, nakatoon ang atensyon natin sa mas mabenta na ibang product. Maganda ang suggestion mo, Miss Maddie. Hindi ko akalaing na mas matalino ka pa pala sa magaling na inaasahan ko. May iniisip ka na ba tungkol sa bagong produktong gusto mong gawin sa kumpaya natin? Masayang tanong ng chairman. Napansin niya rin ang isang masamang malapit sa kanya. Ang isang tingin ginawad niya sa kanyang apo na tahimik lamang. Alam ang disappointed na naman ang chairman sa kanyang apo. Sinabi na rin ni Maddie yung mga gusto niyang mangyari sa produktong sinabi niya at ang lahat ng mga balak niya para mas mapaunlad pa niya ang Mondragon's Company. Dahil alam niyang ang tagumpay niya ay siyang pagbagsak ni Javier. Natapos ang meeting nila, halos nakalabas ng lahat. Inaayos naman na ni Maddie ang mga gamit niya. Palabas na sana siya nang bigla siyang hindi ni Javier at dalhin sa fire exit. Sinarado niya rin ang pintuan para walang makakita sa kanila. What's your plan, Maddie? Ano ba talagang dahilan bakit ka pumasok sa kumpanya namin? Kunot noon itong tanong sa dalaga, pero wala naman nagbago sa ekspresyon ng mukha nito at nanatili lamang blanco. Ano bang ibig mong sabihin? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Maang-maangan itong tanong. Halos gusto nang sabunutan ni Javier ang sarili niya dahil sa inis. Gusto niyang magalit kay Maddie, pero iniisip niya, paano niya paggagalitan ang taong tumutulong lamang sa kumpanya nila? At ang taong innocent at wala namang kalalaman sa binigay na project sa kanya ng kanyang lolo, dalang usapan na iyon sa pagitan lamang na ng dalawa ng chairman. Puisit! Mahina niyang usal habang nakahawak pa rin siya sa palapulsuan ni Maddie. Humugot naman siya ng isang malalim na hininga at muling bumalik sa malamanan na ekspresyon ang mukha niya. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Anas na lamang at wala siyang katibayan para pagbintangan ng dalaga at kung sakaling ang malaman niya na planadong bagay na yon, hindi niya alam kung magagawa niya bang magalit dito. Wala ka na bang ibang sasabihin? You're wasting my time, Javier. Blanco pa rin itong saad. Binitawan naman na ni Javier ang kamay nito at umalis na rin si Maddie. Hindi niya maipaliwanag ang saya nararamdaman niya dahil sa tagumpay na nakamit niya sa kanyang plano. Tinungo niya naman na ang kanyang opisina habang si Javier naman tila nakalutang sa hangin habang naglalakad. Pagpasok pa lamang niya sa kanyang opisina, isang malakas na sampalang sumalubong sa kanya. Bahagya pa niyang ginalaw ang kanyang panga dahil sa lakas ng impact ng pagkakasampal sa kanya ng chairman. Hindi ko akalain ganyan kakakupad, Javier. Naunahan ka pa ng isang baguhan. Isang baguhan lang, Javier. Galit na galit itong saad. Pero chairman, tapos ko na rin naman na sana yung akin kung hindi lang ako nagpuntang Palawan. Nagdahilan ka pa? Sino bang kasama mo nagpunta ng Palawan? Hindi ba't siya rin? Wala pa siyang isang buwan dito sa kumpanyang to, pero marami na siyang planong gawin. Natutuwa ako syempre dahil sa angking galing niya pagdating sa negosyo, but I am disappointed with you. Dahil ikaw ang inaasahan ko makakagawa nun. Kung ganong klaseng tao sana na pangasawa mo, wala akong paproblemahin sa'yo. Naiyaho kay Miss Maddie dahil sa ginawa ng asawa mo nung nakaraan sa kanya. Pagsabihin mong asawa mo, Javier. Umayos kayong dalawa dahil kapag wala ako nakitang maging karapat-dapat na maging tagapagmana ng kumpanyang ito, wala ako ibibigay sa pamilya mo ni Cinco. But Lo, don't call me Lo hanggat wala ka napapatunayan sa akin. Saad nito at lumabas na ng opisina. Halos nanghihina namang napaupo sa civil chair niya si Javier. Hindi niya na alam kung paano pa niya papatunayan ng kanyang sarili sa sarili niyang lolo. Kahit ano yatang gawin ito, hindi ito matutuwa sa kanyang chairman. Inihilig na lamang niya ang kanyang batok sa civil chair. Maraing pinikit ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya, wala na siyang pahinga.
Halos ibuhos ang lahat ng oras sa kumpanya pero parang wala pa rin nangyayari. Nagpapasalamat pa rin siya kahit sa kaunting oras, nakapagpahinga siya at inaalis ang isipin. Samantala, sa trabaho, naging masaya kahit papaano dahil kasama niya ang babaeng matagal na nang gustong makasama. Gusto niya mang makapagpahinga sa sarili niyang pamamahay ay hindi niya magawa dahil sa asawa niyang wala na nang lumalabas sa kanyang bunganga kundi ang mga pagdududa. Hindi niya alam kung bakit nga ba napangasawa niya ang taong yun. Dumaan na maghapon na tila ayaw pang umuwi ni Javier dahil pakiramdam niya mas nakakapagpahinga siya sa opisina niya kaysa sa kanyang bahay. Gusto niyang makita ang anak niya at makasama pero pinagdadamot pa rin to ng kanyang asawa dahil ang naas ito ay silang tatlo lang magkakasama. Ipinarkin niya na ang kanyang sasakyan sa garahe. Naglalakad na lamang siya sa salas at kita niya ang kanyang asawa na nakakrus sa mga kamay habang nakateo sa ibaba ng hagdan. Napahugot na lang siya ng malalim na hininga dahil eto na naman siya. Saan ka natulog? Bakit di ka umuwi kagabi? Alam kong dapat nakauwi ka na dapat kagabi pa lang. Bakit ngayon ka lang umuwi? Sulod-sulod nito ang tanong. Nagpatuloy lang naman siya sa paglalakad at nakasulod naman sa kanya si Veronica. Pwede ba, Veronica? Pagod na ako kaya pakiusap naman. Bigyan mo naman ako ng kahit konting pahinga. Nakikiusap niyang Anya dahil pagod na siyang makipagtalo dito palagi. Pagod? Bakit? Anong ginawa mo para mapagod ka ng ganyan, ha? Nakatulog ka ba sa babae mo? Pwede ba, Veronica? Ines niyang salat, tinirap ang kanyang asawa na bahagya pang nagulat sa sigaw nito sa kanya. Pagod na ako sa trabaho ko. Bakit di ka na lang sumama sa akin araw-araw? Kahit saan ako magpunta para hindi ka na tanong ng tanong kung anong ginagawa ko. Kung saan ako nagpunta. Kung saan ako nanggaling sa mga ulang kwenta mong pagdududa. Sigaw niya na konting paghinga lang naman ang hinihiling nito sa kanya. Pero hindi pa maibigay sa kanya. Halos gusto niya lang umiyak dahil sa inis, sa galit, sa pagod at sa lahat. Sa tingin mo, papayagan mo akong gawin yon? Hilaw pa niyang tawang sa ad. Mas nilapitan naman siya ni Javier at bumulong. Mabuti't alam mo dahil kapag ginawa mo yon, padadalhan kita ng mga divorce papers. Maraming kopya. Anas niya saka naglakad na ulit papasok sa kanyang kwarto. Yan naman ang palagi mong sinasabi para ano? Para makasama mo mga babae mo? Sigaw pa ni Veronica sa kanya pero pumasok kasi sa kwarto. Inihagas na naman ang coat sa kama, ganun din ang kanyang cellphone na naiwang nakabukas. Nagtungo siya sa kanyang banyo para naman makapag-relax ang kanyang katawan sa tubig. Pagod na rin siya sa araw-araw. Hindi niya alam kung paano niya mapapakiusapan ang chairman. Hindi magandang relasyon nila mag-ina. Dahil sa pagsira nito sa kanyang buhay, ang pagkakaroon niya ng bungangerang asawa at pagtatrabaho ng halos 24 hours, hindi pa rin sapat sa kanyang lolo. Napahilamas na lamang si Javier sa kanyang mukha at naalala niya si Maddie, ang taong nakaparamdam sa kanya ng kaunting kapayapaan sa kanyang buhay. I wish you were here, anas niya sa kanyang sarili. Naramdaman na lang niya ang mainit na likidong dumaloy sa kanyang pisngi na humana na sa tubig. Lalaki siya pero may hangganan din ang kaya niya. Hindi niya na alam kung ano, gaano kahabang pasensya ang ibinibigay niya. Matagal niya nang kilikim yung lahat pero wala siya mapagsabihan sa kanyang nararamdaman. Nang matapos siya maligo, lumabas na rin. Napatigil na lamang siya sa pagpupunas ng kanyang buhok na makita niya si Veronica na hawak-hawak ang cellphone niya. Bakas ang galit sa mukha nito. Binaba niya naman na ang tuwalyang ginagamit niya sa buhok niya. Saka siya naglakad palapit kay Veronica para kunin ang cellphone niya. Pero inaliyo yun ni Veronica at hilaw na natawa. Ano ba talagang pinunta mo sa Palawan? Trabaho o kalandian mo? Tanong nito. Hindi niya na alam kung anong pagpapasensya pa ba ang gagawin niya sa asawa para intindihin to. Dahil ang lahat ng pagdududa nito ay wala namang kabuluhan. Yun nga lang, sa tingin niya ngayon, ay meron ng kabuluhan ang pagkiseros ito sa isang babae. Give me my phone. Malumanan niyang saad pero hindi pa rin yun binigay ni Veronica. Pinakita pa nito sa kanyang laman ng kanyang cellphone. Ang galing yun, no? Ang galing yun tumaka sa talagang naka-wallpaper pa siya sa cellphone mo. Samantalang ni minsan, di mo yun ginawa sa amin ng anak mo. Ito na ba ang trabaho mo, Javier? Siya na ba ang trabaho mo? Anong klaseng trabaho ang paligayahin siya? Ang sosyal. Nagawa mo siyang idala sa Palawan samantalang kami ng anak mo. Nandito sa loob ng bahay at halos mabulok na. Hindi mo pa rin nilalabas. Nagkakamali ka ng iniisip? Nagkakamali din ba mga mata ko ngayon, Javier? Namamalikpatan lang ba ako at si Madeline na nakikita ko sa retrato kasama mo? Naka-wallpaper siya sa cellphone mo at ang dami niyo pang kuha sa gallery mo. Ang galing, di ba? Bakit? Naumaling ka ba sa ganda ng katawan niya? Sa kinis at sa puti niya. Ano pang ginawa niyo bukod sa nag-date sa isang romantic place? Nag-beach at lumangoy? Bukod doon ano pang ginawa niyo? Ano pang ginawa niyo, Javier? Nilangoy mo siya? Wala. Wala na kaming ginawa.
Please let's stop this nonsense fight, Veronica. I'm tired. I'm begging you, I want to rest. Nonsense fight pa rin sa'yo to? Magkasama ba kayong natulog sa kondo mo, Javier? Hindi. Diretso niyang pagsisinungaling, saka inago ang kanyang cellphone at nagtungo sa kanyang walk-in closet para magbihis. Nakasunod naman sa kanya si Veronica. Pwede ba, Veronica? Magbibihis ako at huwag kang sumunod. Anas niya, saka nagtungo sa kabilang section para makapagbihis na. Nagagawa mong gumasas ang malaki sa babae mo, pero sa anak mo, hindi? Dinig pa niyang saad. Huwag mong kasunod ng pagiging ama ko, Veronica. At huwag mong sabihin na wala ko na ibibigay sa anak ko. Saad niya habang nagmamadaling magbihis. Kung ano lang ang una niyang makikita, yun ang isinuot niya. Ginamit mo pa talagang lolo mo para sa kalandian mo? Sasabihin mo ang trabaho pero kalibugan ang pinuntahan mo. Trabaho ang pinunta ko roon. Inis niya ng saad. Ayaw niyang sigawan si Veronica dahil kahit papaano, nirerespeto niya to bilang asawa niya pero minsan, napupuno na rin siya kaya't sa bawat salita niya, may diin ang mga ito. Trabaho? Nung gabing nakarating kayo roon, may picture at kinabukasan, nakapag-beach pa kayo. Dahil natapos namin ang trabaho namin na isang araw lang. Pero bakit di kayo umuwi kaagad? Dahil nintay namin yung eroplano. Utang na loob, Veronica. Mahirap pang ibigay ang hinihingi ko sa yung pahinga. Gusto ko magpahinga pero nandito ka sa kwarto ko. Sinabi ko na sa yung huwag kang papasok sa kwarto ko pero wala ka pa rin pinapakinggan. Kinuha niya ang wallet at cellphone niya saka lumabas ang kanyang kwarto. Mag-asawa tayo, Javier. Hindi na nga tayo natutulog magkasama tapos pagbabawala mo pa akong pumunta sa kwarto mo? Inis namang hinarap ni Javier si Veronica na napahinto sa paglalakad. Dahil kahit minsan hindi kita nakita bilang asawa ko. Punong-puno niya ng saal. Kinuha niya ng susi ng kanyang kotse at lumabas ng bahay. Saan ka pupunta? Inis pang sigaw ni Veronica sabalit di na siya nakagalaw sa kinatatayuan niya dahil sa masakit na salitang binitiwan sa kanya ni Javier. Sa loob ng maraming taon, hindi man lang niya nakuhang atensyon at pagmamalahal nito. Kahit anong gawin niya, wala pa rin nangyayari. Gusto niyang iwasan na huwag magsela sa mga nakakausap ni Javier na babae ay hindi niya mapigilan kaya ang ending, palagi sila nagtatalo. Turuyan naman ang umalis si Javier sa pamamahay niya, tinungo ng daan papunta sa kanyang kondo. Visit? Napahampas na lamang siya sa kanyang manubela dahil sa inis niya. Pakiramdam niya araw-araw impyerno ng buhay niya. Napapatanong na lamang siya minsan sa kanyang sarili kung ano bang nagawa niyang kasalanan sa nakaraan niyang buhay para maranasan lahat ng hirap na dinaranas niya ngayon. Ayaw niya na sanang pagtalunan pa nila ang kanyang asawa tungkol sa bagay na iyon. Pero hindi niya masisisi kung magkakaroon ng matinding pagkiselos ang asawa dahil maging siya naguguluhan sa nararamdaman niya dahil kay Madeline. Nakarating naman na siya sa kondo niya at inihiga ang kanyang katawan. Dito na lamang siyang muling magpapalipas ng gabi para kahit papaano ay makapagpahinga siya. Malayo sa maingay na paligid. Tiningnan niya naman ang kanyang cellphone, lalo na litiratong naka-wallpaper dito ngayon. Hindi lang kasi maiwasang hindi ilagay dahil gusto niya makita ito sa pagbukas ng kanyang cellphone at mapangiti. Pakiramdam niya kasi kapag nakikita niya litiratong itong dalawa ni Maddie, nawawalang lahat ng problema. Gusto niya magkaroon siya ng lakas kahit sa loob lamang ng ilang segundo sa isang araw. Ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata at wala nang gana pang kumain dahil sa panunumbat pa lamang ng kanyang asawa. Busog na siya. Hindi niya alam kung paano niya natatagalan ng asawa sa loob na maraming taon. Iniisip niya rin kasi ang kanilang anak. Palagi niyang sinasabi kay Veronica na padadalhan niya ito ng divorce paper pero hindi niya rin magawa dahil palagi siyang maatras tuwing nakikita niya ang anak nilang walang kamalay-malay sa nangyayari sa kanilang dalawa. May problema ba anak? Tanong ni Maddie sa kanyang anak dahil pansin nito ang pagkabalisa at tila may naisabihin sabalit na natili itong tahimik. It's nothing, mommy. Pagsasunaling nito pero alam ni Maddie at nararamdaman niyang meron itong gustong sabihin. Please tell me, what is it? Mommy's always here. Pag-aano nito sa anak pero ngumiti lang ng pagkatamis-tamis ang kanyang anak sa kanya. It's nothing, mommy, I swear. You're so beautiful so I can't help looking at you. Matamis itong saad na nakapagpangiti kay Maddie. Gusto pa niya sanang tanoyin ang anak niya subalit pinili na lamang niyang manahimik. Gusto niyang bigyan ng oras ang anak para makapag-isip dahil alam niyang may nais tong sabihin pero hindi pa siya handang tanungin sa kanyang ina. Alam mo, ang bolero mo na. Pakabait ka sa school mo ha? Opo mommy, I'm always behave in our school. I want you to be proud of me. Mommy is always proud of you anak. Don't pressure yourself dahil kahit ano pang makuha mo, lagi akong proud sa'yo. Saad niya na mas lalo nakapagpalaki ng ngiti ni Xavier. Tumayo naman na si Maddie at kinuha ang bag ng anak sa kanya ito sinukbit sa likod ni Xavier. Mag-ingat ka sa school, huwag ka makikipag-away.
Mom, you know me. Hindi po ako nakikipag-away. Sagot niya. Ninuhat naman na siya ni Maddie at inihatid na sa labas para mahatid na siya ng driver sa kanyang school. I love you more than anything, baby. I love you too, Mom. Sagot niya rin. Sinirada naman na ni Maddie ang pintuan ng sinasakyan ng kanyang anak at tuloy na itong umalis. How's your plan? Biglang salpot ni Laurisa sa likuran ni Maddie. Okay naman, naaayon sa plano. Sagot niya sa kanaglakad papasok na sinundan naman ni Laurisa. Hindi mo ba napapansin ang pagkabalasa minsan ni Xavier? Of course, napapansin ko yon. Inako, Laurisa, at hindi ako manhid para hindi ko yung maramdaman. Then what are you going to do? Kakausapin ko siya. At kung ayaw pa niyang sabihin ko anong iniisip niya, igagalang ko yon. Gusto ko siyang bigyan ng oras, pero baka sa kabibigyan mo ng oras, hindi mo napapansin nilalayo ng loob niya ng anak pa sa'yo. Bahagya pang napahinto sa paglalakad si Maddie dahil sa sinabi ni Laurisa. Napabuntong hininga naman siya. Kilala niya ang anak niya at alam niyang di naman niya yung gagawin. Kung may nais man siyang sabihin na sasabi na naman kaagad, hindi iyon mangyayari. Saad niya na lamang saka pumasok na sa kanyang kwarto para kunin ang kanyang mga gamit para pumasok na sa kumpanya ng mga Mondragon. Papasok ka na rin ba? Tanong niya na makita niyang nakagayak na rin si Laurisa. How's your company? Good. Okay naman. Ayaw mo ba talaga magtrabaho sa kumpanya ko? Magaling kang magpatakbo ng kumpanya, Maddie. At alam ko makakapagiganti ka sa mga Mondragon kapag mas umangat ka sa kanila. May kumpanya ka rin pinapatakbo. Hindi ka ba napapagod sa ginagawa mo? Magtatrabaho ka sa ibang kumpanya habang nagpapatakbo ka ng sarili mong kumpanya. Pwede mo naman akong lapitan kapag may kailangan ka na. Hindi ako makakahindi sa iyo dahil kung wala ka, wala kami dito ng anak mo. Pero kailangan ko itong gawin, Laurisa. Buhay namin ang anak ko ang muntik nilang kunin noon. Tanging buntong hininga na lamang ang naggawa ng kaibigan dahil kahit ano yatang pagpipilit niya rito, hindi na mababago pa ang isip nito. Natatakot kasi siya sa maaaring gawin ng matandang Mondragon sa kanya kapag nalaman niyang lahat ng ginagawa ni Maddie. Well, tinutulungan naman ni Maddie ang kumpanya ng mga Mondragon pero natatakot siyang baka malaman ng chairman ang ginagawa niya lamang ito para sa makapagigante sa kanyang apo. Basta magpahinga ka rin minsan. Yes, thanks Laurisa. Kamusta naman ang puso mo? Napangawi na lamang si Laurisa dahil sa tanong ng kaibigan, kaya natawa na lamang si Maddie. Naluloko ka ba? Huwag mong ipapamukha sa akin na meron kang Javier. Hoy, anong Javier? Walang namamagitan sa aming dalawa. Alam ko, pero binalaan na kita, Maddie. Huwag kang iiyak kapag ikaw nahulog dyan sa ginagawa mong yan. Tawa siya na nakalakad palabas ng bahay. Nasa landa naman ni Maddie. Anong mahuhulog? Hindi yun mangyayari, no? Ikaw ang bahala, basta ako, binalaan na kita. Mapang-asar pa nito ang saad, saka sumakay sa kanyang kotse. Mauna na ako, ingat ka. Tumango at kumamay na lamang si Maddie dito, saka sumakay na rin sa kanyang kotse para pumasok sa kumpanya. Nag-iisip ko ano bang susunod na gagawin niya kay Javier. Bumaba naman na siya saka naglakad sa lobby, panay ang bati sa kanya ng mga empleyado. Nakangiti siya naglalakad pero nawala ayon na makita niya si Veronica na galit na nakatingin sa kanya. Gusto niya na muna sana itong iwasan pero wala namang ibang daraanan bukod sa dinaraanan ngayon ni Veronica. Nanlilisik ang mga mata nito sa kanya at alam niyang handa na naman itong sumugod sa kanya. Napahawak na lang siya sa kanyang buhok dahil baka hilain na naman ito ni Veronica. Malandi ka talaga. Wala ka ng kasingkat eh. Malakas siyang sigaw na nakaagaw na tensyon ng mga nakakarinig sa kanya. Halos mapangangapang lahat at maging si Maddie nang bigla siya nalubong ng sambal ni Veronica. Hawak-hawak ngayon ng pisngeng sasambal sa kanya ni Veronica dahil ramdam niya ang pag-iinit doon. Gano'n na ba kakati ang tahong mo? At pati ang asawa ko aakitin mo? Dagdag pa niyang sigaw. Gulungan na lamang yung mga embleyado na rinig ngayon ni Maddie. Ang iba naglalakad na pahintupat sa kanila nakatingin. Ano na naman manggulo mo to, Veronica? Mag-usap tayo, hindi yung nandito tayo sa public. Nakakahiya sa mga tao. Malumanay niyang pakiusap. Pero saradong isip ni Veronica at hilaw pa itong natawa. Tiningnan pa niyang lahat ng mga nanonood at marunong ka palang mahiya. Nahiya ka pa pala sa lagay na yan pagkatapos mong akitin ang asawa ko gamit na maganda mong katawan. Ito ba ang boss na gusto ninyo? Mag-ingat kayo dahil baka ahasin nila mga asawa at boyfriend ninyo. Veronica, mag-usap tayo ng maayos. Huwag sa gantong paraan. At sino ka para kausapin ko ng maayos? Di ba malandi ka? May pabiki-bikini ka pa sa palawan ninyo, ha? Masarap bang asawa ko, ha? Hindi mo ba makalimutan? Ganyan ba talaga kayo mga kabit? Mas nasasarapan sa mga lalaking may asawa na. Bakit? Dahil ba magaling? Wala kaming ginagawang masama.
Nagpunta kami ng Palawan para sa trabaho, hindi para mag-aliw. Bakit di mo nalang kausapin ang asawa mo sa bagay nito kaysa kung inaaway mo rito? Yun na nga eh. Ikaw na lang ang naging dahilan ng pag-aaway namin dalawa. Dahil sa kalandian mo, kaya kami nag-aaway. Ako ba talaga may kasalanan, Veronica? Ako ba talaga ang palaging dahilan ng pag-aaway ninyong dalawa? Ano bang pakialam ko sa away ninyong mag-asawa? Nga na nahimik ako nagtatrabaho dito tapos susugulin mo ko? Agad na ang pasensya ko. Sagad na. Maayos siya nakiusap na pag-usapan na lamang nilang dalawa, subalit masyado matigas ang ulo ni Veronica at mas gusto niyang ipahiya ang kanyang sarili. Baka nakakalimutan mo, wala pa akong isang buwan nagtatrabaho rito. Ilang taon na kayo mag-asawa? Ilang taon na kayo mag-asawa at ako pa rin ba naging dahilan ng away niyong dalawa? Gayong kakarating ko lang ko dito? Ako ba talaga ang dahilan ng pag-aaway niyong dalawa? O ikaw talaga ang problema, Veronica? Lahat na lang ng babaeng nakakausap ng asawa mo, pinagsasilosan mo, pinagdududahan mo. Tapos sasabihin mo sa akin ako na lang palaging dahilan ng away niyong dalawa? Matapang niyang saad. Napatangutong naman ang mga empleyadong makikinig sa kanilang dalawa dahil may punto naman si Maddie. Dahil nasaksihan din yun ng iba, ang masyadong pagiging silosa ni Veronica. Sa lahat ng mga babaeng nakakausap at nakakasama ni Javier, magmama ang maangan ka pa? Nakita ko sa cellphone ni Javier ang litrato ninyong dalawa. Nag-dinner date pa kayo at nag-beach. Anong ginawa niyo pagkatapos? Nagpakasarap ka sa ibabaw at ilalim ng asawa ko? Kanya kayo ng bulungan lahat ng mga nakakarinig sa usapan nilang dalawa. Pero walang pakialam si Mali sa mga taong ito. Bakit di mo tanongin ang asawa mo kung ano ba talagang nangyari? Hindi siya sumasagot. Puro na lang siya hindi. Puro na lang hindi. Dahil wala naman talaga kami nga aminin. Alam mo naman pala eh. Nasagot ka na pala niya, pero bakit tinatanong mo pa rin ako? Gusto mo makasiguro? Kapag ba sinabi kong hindi, wala nangyari sa amin? Maniniwala ka? Paniniwalaan mo ba kaming dalawa kasi sa nakikita ko, Veronica? Wala kang paniniwalaan sa amin ang asawa mo dahil sarili mo lang ang pinapakinggan at pinapaniwalaan mo. Anong gusto mo? Umamin kami sa mga ginawa naming wala naman? Umamin sa mga pagdududa at pangakosa mo sa aming dalawa? Kahit ano yata ang sabihin namin ni Sir Javier, hindi mo paniniwalaan. Nag-aaway kayo ng asawa mo, hindi dahil sa mga taong nakapaligid sa kanya. Alam mo kung saan? Sa'yo. Diyan sa bunga nga mong wala ng ibang bukang bibig, kundi pagdududa at pagsaselos mo. Huwag mo akong idadamay sa lawak ng imahinasyon mo. May kahabaan niyang saad. Saka maakma na sana niya itong iiwanan nung bigla na lamang muling hilain ang buhok niya. Malandi kang babae ka? Bakit ba nagbalik ka pa? Bakit ba hindi ka na lang nanatili kung saan ka nagtatago ng maraming taon? Makatikap pa sa mga damo. Mas makapit ka pa sa mga linta. Bitahon mong buhok ko. Sigaw na ni Maddie at pilit inaalis ang pagkakahawak ni Veronica sa kanya. Pero hindi siya nito tinantanan. Sa sobrang inis niya, sinipa niyang isang pa ni Veronica dahil ng pagkakaupo niya sa sahig. Nabitawan niya naman ang buhok ni Maddie at sa kainis na tinignan si Veronica. Malala ka na, Veronica. Wala kaming ginagawa ng asawa mo. Sayang sa'yo ng asawa mo kung gusto mo. Itali mo sa katawan mo at huwag mong aalisin ang mga paningin mo sa kanya para hindi ka naghihinala. Huwag mo akong idadamay sa kakitira ng utak mo. Saan niya? Muli, tumayo si Veronica takmang sasampalin si Maddie nang mabilis tong nasangga ni Javier. Gulat pang tinignan ni Veronica si Javier na bakas ang inis sa kanyang mukha, subalit nagpipigil lamang ito. Purong-puro na talaga siya sa asawa at nahihiya na sa ginagawa nito. Javier? Mahina pa niyang saad. Galit na binitawan ni Javier ang kamay ni Veronica. Nakakahiya ka, Veronica. May diin niyang saad sa kanya ito tinalikuran at tinawakan ang kamay ni Maddie. Sa kanya ito hinila taglakad na palayo. Javier, akong asawa mo. Bakit siyang hinila mo? Javier! Malakas niyang sigaw. Palihim namang tumawa ang mga empleyado saka mabilis na umalis. Buti nga sa kanya. Di ko naman siya masisisi kung pinagsaselosa niya si Mamadi dahil maganda naman kasi talaga siya pero wala na sa lugar yung pagsaselos niya. Pasalamat siya at mabait si Mamadi, hindi siya pinapatulan. Saad pa ng ilang empleyado. Kung kabit kasi talaga si Mamadi, baka mas matapang pa yun kay Ma'am Veronica. Akalain mo yung pagpapasensya niyang binibigay sa asawa ni Sir, malas na nakahanap siya ng katapat niya. Saad pa ng mga ito. Ines namang tinignan ni Veronica ang mga empleyado ang naririnig niyang nagbubulungan. Anong tinitingin-tingin na dyan? Gusto niyang matanggalan ng trabaho? Sigaw pa niya kaya mabilis na nilinis ang lobby at siya na lang ang natitira sa takot ilang mawala ng trabaho dahil marami nang napaalis si Veronica na mga kababaihang empleyado dahil lamang sa mga magulang ito. Nag-iisa siyang anak kaya lahat ng hilingin nito ibinibigay nila. Hindi niya kayang patanggalin si Maddie dahil mas sa mataas ang tungkol nito at ang chairman ang makakalaban niya kapag ginawa niya yon. Pilit namang inaalis ni Maddie ang pagkakahawak sa kanya ni Javier.
Bitawan mo ko? Bakit mo ba yun ginawa? Mas lalo mo lang dinadagdag ng pagdududa ng asawa mo. Saad niya? Huminto naman na sila sa paglalakad at tinap naman siya ni Javier. Wala na ang galit ng mukha. Hindi ko alam kung paano ako makakahingi sa'yo ng tawad, Maddie. Hindi ko na siya kayang kontrolin. Hindi akalain na ikaw ang pagbubuntay niya ng mga galit niya. And I'm really sorry about that. I don't know what to say. I just want to say sorry. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, huwag kang hihingi sa akin ng sorry dahil lang sa kabaliwang ginagawa ng asawa mo. I don't need your sorry, Javier. Kapag ba humingi ka ng sorry sa akin, mababawasan ang galit sa akin ng asawa mo? Maaalis ba niyan yung sakit na naranasan ko sa kanya? Di ba hindi naman? Bahagya namang napayo ko si Javier dahil hiyang-hiya na talaga siya. Tiningnan pa niya ang gulugulong buhok ni Maddie. Lumapit naman siya dito pero bahagyang napatras si Maddie. Hinawakan naman ni Javier ang dalawang balikat ni Maddie para pigilan to sa pag-atras. Napatingala na lamang si Maddie dahil sa lapit sa kanya ni Javier. Inayos naman ni Javier ang gulugulong buhok ni Maddie. Di mo naman yan kailangan gawin. Saad niya? Pero nanatiling tahimik si Javier. Pinagpatuloy lang ang pag-ayos sa buhok ni Maddie. Nakaharap naman na si Maddie sa dibdib ngayon ni Javier. Paano ba ako makakabawi sa'yo? Hindi mo kailangan bumawi sa akin dahil kapag nalaman pa yung asawa mo, baka kalbuhin niya na ako sa susunod. Saad niya? Natapos naman na ni Javier ang pag-ayos ng buhok ni Maddie, kaya umalis na siya at iniwan na si Javier. Sinundan na lamang siya ni Javier ng tingin. Hindi niya alam kung deserve ba talaga niya ang pag-iintinding ibinibigay ni Maddie sa kanya. Naibolsa na lamang niya ang dalawa niyang kamay at napabuntong hininga. Nang makita niya naman si Veronica, mabilis niya itong pinuntahan at hinila. Aray ko, Javier, nasasaktan ako. Angil niya pero walang narinig si Javier at pirit na hinila ito. Wala na siyang pakialam kung masaktan niya si Veronica sa para ng pagkakahawak niya rito. Bitawan mo na ako, Javier. Anas pa niya pero hindi siya pinakinggan ni Javier at inis na ipinasok sa loob ng kanyang opisina. Patulak pa niya itong binitawan sa kamay. Bigyan mo naman ako ng kahihiyan, Veronica. Sigaw niya na gusto nang sumabog sa sobrang galit niya. Gusto niya nang manuntok sa inis niya. Hindi niya alam kung ano mukha pang iyaharap niya sa ibang tao, lalo na kay Maddie. Hindi mo na ako nirespeto sa harap ng mga empleyado ko? Masyado ka nang namumura, Veronica. Alam mo ba yon? Ang mga pagsaselos at pagdududa mo, mas lalo mo akong tinutulak na gawin to. Hiyang-hiya na ako sa mga ginagawa mo. Kung hindi ka marunong mahiya para sa sarili mo, sana naman bigyan mo ko ng kahunting kahiyan. Galit niyang sigaw. Napasigaw si Veronica nang bigla na lamang ihulog ni Javier ang mga gamit niya sa lamesa. Gusto niyang saktan si Veronica pero hindi niya magawa dahil asawa niya ito. Kaya naibaring niya na lamang ang galit niya sa mga gamit niya sa loob ng opisina niya. Sa tarambuhay niya, ngayon pa lamang siya nagalit ng ganito. Kaya niya pang intindihin noon si Veronica pero yung panakit niya sa taong pinagsasilosan niya ngayon ay hindi na tama.